Dito kami ngayon sa Lamprechtsofenhöhle. Bali, ito ang second na binisita namin. Yung kanina, for their castle clam. Ito yung pangalawa. Una na yung asawa ko para hindi daw siya makita sa video. Dadaan tayo ngayon sa isang kuweba. Kita mo dun sa likuran o sa harapan. Makikita yung dadaanan natin. Ano ba yung nakalagay dyan? Oh, mayroong pang ano, CCTV. Ano nakalagay dyan? Parang may hawak siya ng ilaw. Okay, papasok tayo ngayon. Ito oh, may CCTV. Nasaan ba ang camera? Tumutulo ang ulan o tubig galing bundok. Tingnan natin. First time namin pumunta dito. Kuweba. Felsen. Rock. Hirap ng English at German. Iba ang pronunciation. Parehong word, pero iba ang pronunciation. Ayan yung panonking kuweba ito. May tumutulo ang ulan. Ay, may mga paniki. 400 steps. May 400 steps siya. Ayan o, nakalagay. People with a weak cardiovascular system should bear in mind that 400 steps, 70 meter have to be climbed. Mabuti, wala tayong problema sa puso. Diretso lang tayo. Ay, ito na yung ano, gate ng kuweba. Tingnan natin. Mukhang madilim. Kopf einziehen. Mabuti may ilaw. So, nakikita mo yung daan. Ito yung ano ko, anino ko. Masyadong mababa. Ingat lang tayo kasi yung mga steps out of stone, out of rock. Para madapa tayo. Dito na lang may ilaw. So, nakikita natin yung mga pagdaanan natin. Masyadong mababa ha. Kailangan lumuko tayo. Nilagyan nila ito ng gumi kasi madulas yung daan. Ayan, may tumutuloy-tuloy. Ang dilim. Ito talaga ang kuweba. Kasi wala akong makitang langit. Talagang nasa ilalim siya ng rock. Wala akong masyadong hagdanan ngayon. Siguro doon mag-umpisa. Ayan na yung mga anong hagtanan. Kita na natin. Buti dito may ilaw. Yung sa pinuntahan namin, walang ilaw. Ay, may dumadaan tao. Hintayin muna tayo. Sir, hello. Pinadaan ko muna yung apat na tao para hindi sila makita sa camera. Ako ngayon ang aakyat. Hindi ako nagbilang ng hagdanan. Pero sabi nila 400 steps daw kung na tayo magbilang. Kasi nakita na natin kanina 400 steps lahat ito papunta sa taas. Yung unang pinuntahan namin 294 steps lang. Ito 400 po. Alos doble. Uy, kita ko na yung ano, yung dulo. Ingat lang kasi minsan mababa yung rock. Baka mauntog tayo. Ito o madilim. Puti na lang. Mayroon silang ilaw dito. Pero parang nakatakot pa rin. Baka madapa tayo. Oh, medyo hingalin. Medyo hinihingal na ako. Kuweba talaga, abi. Yung tubig na galing sa bundok. Paano kaya nila nilagay yung electric dito, no? Lahat may ilaw. May warning na nakalagay dito. If red light is on, leave cave immediately. Hindi masyadong mabasa kasi madilim. Let's go on. Tingnan, pakita ko sa inyo yung sa taas ng kuweba. Hanggang doon sa dulo. Laki. At ang luwag.
Okay, let's go on. Another steps. This is best Frauenhöhle. Akepli. Wala namang ibang daanan dito eh. Pero hindi ko na siya i-video. Kasi mas maganda mag-video pa, pataas. Ayan, may ilaw galing sa labas. Hindi pwede pumunta doon kasi mamaya baka mahulog tayo. Saka sinabi doon na kailangan stay tayo sa daan. Huwag tayo alis ng daan. Hindi pala siya natural light. Hindi siya natural light. Akala ko natural light siya. Naglagay lang sila ng ilaw para makita yung ano, yung itsura ng kuweba. Ay, malapit na tayo matapos. Palabas na tayo. Pakita ko muna sa inyo yung dinaanan natin. Ang ganda. Medyo presko. Buti hindi ako nagtanggal ng jacket. Ay, mayroon pong pababa. Saan ako dadaan ngayon? Saan ako dadaan ngayon? Possibly. Saan ako dadaan ngayon? Hindi ko alam. Unahin muna natin itong sa taas. Kasi may hagdanan dun pababa. Hindi ko alam kung nasaan nagpunta ang asawa ko. Ang madilim dito. Ah, baka mag-ano tayo mag-loop. Dun din ang babaan. Kung masyadong mababa. Kailangan yuyuko ako. Parang ano to. Parang raw. Oh, masyadong mababa. Naku ka. Ang baba ng ano. Ng kweba. Kailangan yuyuko ka. Ay, hindi ko na makita yung daan. Sa ulo na natin yung ano, yung rock. Okay. Oh, ito ma, malawak uli. Malawak uli siya. Taas. Kanina yumuko ako kasi masyadong mababa. Ito mataas siya. May ilaw para makita. Kung tayo galing kanina, masyadong mababa yung ginaanan natin. Pareto tayo dito. Naririnig yung daloy ng tubig. Ang nakalagay dito. Parang umuulan. Ayan o. SOS emergency call. Ayan o, may emergency call. Kita ba? Ayan. Lapit na natin. SOS not roof or emergency call. Diretso lang tayo dito. Okay, hindi masyadong mababa. Parang laging umuulan. Yung dinig na tulo ng tubig. Akala mo umuulan. O kaya ano to? Air condition. Okay, tubig nga. Tubig nga yung maririnig mo. Na tayo ngayon. Ayun o, may waterfall. Ayun, may waterfall siya. Kaya pala maririnig mo yung tingin ng tubig. Akyat muna tayo. Tapos mamaya baba tayo. Ayun, simulan muna ko. Akyatin natin hanggang doon sa taas. Ayun ang hagdanan. Hanggang doon sa tuktok. Okay. Tama nga yung sabi nila, 400 steps. Hindi na ako nagbilang. Pero, naniwala ako na ano, 400 steps siya. Buti nga ano, nasa ilalim siya ng kuweba talaga. Nasa loob ng kuweba. At least hindi sa labas. Wala, nakakatakot din. Na baka may mahulog ng pato. Sana pa tayo. Dali-dali na. Ang mahirap dito yung umakyat. Kadami ng steps. May warning ulit. Okay. Let's go on. Going upstairs.
Mukhang mabilis yung asawa ko. Hindi ko na siya makita. Kasi nag-video din siya. Yan sa camera niya. Oh my God. Ah, Shamar. Ista oven. Musin bila oven. Woo! Medyo yung heartbeat ko, ano na, lakas ng tibok. Wala akong problema sa puso, pero pag ganitong paakyat, minsan, ay, hindi ka akong natalipok. Ito, sabay-sabay ito. Mga ibang hiyari ang magdilim. May ilaw. Oh, dami! Oh! Wala na akong marinig sa boses ko. Sabi ay dali na. Ay, malayo pa. Nang marating natin yung tuktok. Ayan ang waterfall. Pause muna. Bababa na kami. Okay guys, thank you for watching. God bless you all. Bye. Tingnan natin yung ano, yung hagdanan sa baba. Kung saan kami dumaan. Ayan. Ganda, no? Kasi tamo may ilaw. Kung walang ilaw, wala kang makita. Kasi nasa ilalim siya ng kuweba. Maririnig mo lang yung ingay ng tubig.